Now, Okay, Cap, let's go to noted. the second subject, setting rules and system following in trading. Tell us something about it. Paano ito makakatulong dun sa goal mo? Okay, Cap. SRSF 1018 or yung setting rules and system following in trading. Ginawa ako to, sinama ko to dyan. Kasi ever since nag-start ako ng trading, wala akong notebook or kahit ano sa laptop na rules or sarili kong rules na yung kumbaga tailor fit na trading rules para sa akin. Kasi ano eh, parang lagi ko lang sinasabi, nasa utak ko naman yan. Pero ngayon, di na ako naniniwala dun eh. Kasi yun nga, actually itong buong tong lahat ng subjects na to, ginawa ko kasi, ang tagal ko na nagtitrade ka pa eh, pero yung tinignan ko, yung binaktrack ko from 2015 to 2017, wala eh. Hindi ko feel or hindi ko nakita na nag-improve ako as a trader, parang mas pumangit pa. So, doon sa Trading RX nyo, parang yung pinakaunang sinabi mo doon kanina, yung pinlayback mo, di ba? Parang sabi mo, yung iba dyan, ilang years na sa market, ganun pa din. Parang sana nag-aral na lang sila ng 4-year course. Actually, tinamaan ako noon. Parang napaisip nga ako, oo nga, no? Ba't ba ako nandito? Ano ba talaga yung gusto ko? Bakit nag-i-stay pa ako kung ganito lang din yung resultang ano makukuha ko. Correct. So ayun, itong second subject na to, ito yung nakita ko na talagang kulang sa akin, na parang tine-take for granted ko lang yung kung parang sobrang ano, sobrang confident ako sa sarili ko dahil nga matagal na ako sa market, which is hindi naman ganun yung sukatan dito sa trading. Sige. So it's all about having talaga rules. Yes, yes, Cap. Na nakaano talaga, na naka-document. Iba talaga siya, iba yung meron kang binabasa daily. 'Yun. Kesa parang yung 10 commandments ni Messi, no? Yes, Cap, 'yun. Or yung trading vows ko. Ito yung question ko, Palos. Tama yung ano mo. Naniniwala ka ba na yung mga successful people or mga successful traders, meron silang trading rules? Yes, naniniwala ako doon. O yun. So tama, you're on the right track in creating those rules. Even companies, na successful companies, merong rules yan, nakasulat yan. Di ba? Ito lang yung mga kailangan na dapat natin gawin, na legal, ito yung mga hindi natin dapat gawin, naka-black and white lahat yun. And then tayo din, dapat meron tayong ganun. Kasi this is a money-generating business eh. Itong rules and about the system. Sige nga, bigyan mo ako ng top 5 or yung mga, saan ba nakasulat yan? Sa notebook, sa kapirasong papel, o sa laptop? Paano mo sinusulat yan? Or online ba yan? Can you give me at least 3 to 5 rules na nakasulat dyan? Iha-hot seat kita ngayon kung meron talagang nakasulat. Meron, Cap, ito. Saan ba ito? Nasa ano ko pa lang, Cap, eh. Yung nasa notes. Hindi pa printed and laminated. Hindi pa, Cap. Pwede pang i-edit, Brad. Pwede pang i-edit. Sige lang. Maganda niyan. Ako, nag-start lang din ako sa sa notebook, kapirasong notebook. Tapos, nakasulat doon yung mga Sige nga. Gusto namin mapakinggan. Huwag ka nang pumili. Kung ano lang yung mabasa ito mo dyan. Ito, ano talaga to? Random. During bear market, buy near EOD/EOD. Mm-hmm. Be tight on profit stops. Never allocate more than 50% in one trade during bear market. Kasi ginagawa ko yun. Be super selective on plays during bear market. Okay. Choose only the AAA setups. AAA so for Cap, kasi parang ito yung mga nasulat ko, kasi nga 'di ba yung market condition ngayon. So bear. Yun siya. Kumbaga natetest mo agad sa kanya whether on paper trading or meron ka na agad data. 'Di ba nakikita mo na agad meron sa Excalibur agad or dun sa journal na ito, sige, lagyan natin ito ng rule. That's very good. So maganda 'yan, and dumadami yung dapat padami ng padami yan, pa-specific yan. Pero dapat, yung mga isusulat mo dyan na rules, ha, Pals, is will move you towards achieving your goal of becoming a good day trader or momentum trader. Diba? Kasi ayun yung objective, stick to the goal tayo dito. Dito, ayun muna yung pag-focusan mo, wag ka munang biglang, kunyari, maglagay dyan na rules mo on trend following.
Diba? Huwag na, mo na munang ano, isipin yun. Diba? Kasi never mo naman magagamit yung rule na yun eh. Ang rules na ilalagay natin dyan is about momentum and swing trading. Yung mga mabibilis lang. Mabibilis na. Ano, nakalagay dito, compile and make a Word document. So, sinasulat mo na ba siya? Yes, Cap. Meron ako ditong maliit na tawag dito, notebook. Puro dun lang muna. Tapos, sa last day, ilalagay ko siya sa Word document. O sige, paano natin malalaman na pumasa ka dito sa subject na to? Ano yung exam mo? Paano mo i-track yung progress? Paano mo i-rate yung success? Yung ano ka, yung duration nung course na to, yung May 14 to 31, i-review ko yung mga trades na yon. Tapos titignan ko yung mga rules kung pumasok ba siya o hindi. Tapos, yun! Parang iaano ko by percentage. Ayos, ayos! Parang, ayos, ayun yung actually nasa isip ko ngayon na siyempre hindi lang yan basta rules. Yung employment or yung application of those rules in actual trading, whether paper trading or real trading, kailangan i-assess natin kung na-apply mo ba yung each particular rule na nakasulat dyan. Diba? So you have yes. to, ano, kunyari meron kang rule number one, nakalagay dyan is to respect your profit objective or your profit stop loss. Diba? Profit, stop, loss. Kailangan meron kang ano doon. Meron kang examples. Rule number one, ito yung nakalagay. And then under that, meron kang specific instance, whether chart ba yun, whether portfolio snapshot ba yun, na kung saan sinunod mo yung mga rules na yun. At the same time, maglagay ka din na kung saan hindi mo sinunod yung rule na yun. Para malaman mo, bakit ko hindi sinunod to? Diba? Dito sa particular instance na to. Meron bang something? Bakit hindi ako napaklik? So, pwedeng 8 out of 10 trades, pasok dito sa rules na to. Diba? So, doon mo malalaman kung pasado ka or not dito sa subject. And then, so okay na ako doon. That's good enough for me. Recording, reviewing, dissecting trades. So, update your records in Excalibur. This is very tactical in terms of, in terms of yung siguro, yung physical work or yung workload na iaano mo. Review both winning and losing trades and dissect them. So, anong, ano na ito? Hindi mo ba ginagawa na ito dati? Ano pinagkaiba nito sa amin? Diyan sa third subject na kasi na yan, ningas kugon nga ako eh. So, yung Excalibur ko, simula nung yung pinakaunang version pa ng Excalibur, parang hindi ko talaga siya na nagamit or na maximize. So, ngayon, I'm trying talaga na i-record tapos ilagay doon lahat ng backlogs ko. So ang ginagawa ko diyan specifically ngayon per day nagii-input ako ng 1 week of trading ng trading ko per day ngayon. So para lang ma-compensate yung from February hanggang April na hindi ako nag-input ng data. So backlogs ang tinatrabaho mo ngayon. Backlog. So actually dahil wala ako noon, hindi ko talaga malaman kung ano yung yung winning ko. Alam ko yung mga win trades ko kasi yung gumawa ako ng post sa blog ko, kinompile ko yun eh. Pero yung mga losing trades ko doon yung hindi ako talaga masyadong aware pa or hindi ko pa nare-review talaga ng maigi. Yun. Kaya alam mo pa sayang yun. Alam mo kung bakit sayang yun? Kasi yung mga losing trades mo, doon tayo mas marami natututunan eh. Yes, Kap. Ayun nga yung mali ko talaga. Kasi hindi ako, dahil sa hindi ko pag-record, dahil sa tamad ako mag-record, hindi ko nakikita yung mga losing trades ko or hindi ko naaaral yung mga losing trades ko or ayaw ko lang talaga. Tama yan. Ito, bigyan kita ng idea, Palsa. Bigyan kita ng analogy. Ito kasi mga losing trades na yan. They are like turnovers. Nanonood ka ba ng NBA? Hindi ka pa eh. Hindi ka nanonood din, pero alam mo yung NBA. Alam mo yung basketball. Alam ko yung NBA. Alam ko yung basketball, Cup. Ayan, siguro naman nakapaglaro ka na Pepsi ang pustahan o kaya ice tubig. Pero anyway, sa basketball kasi meron din tawag na turnover. Yung mga tipo, traveling si LeBron, nag-double dribble, mga ganyang mga turnover. Now,
Whenever merong close fight, ano, yung tipong isa lang yung laman ng kalaban, naka-buzzer beater lang si Michael Jordan. Kay Michael Jordan ko to na ano eh, na realize itong analogy na to. Ini-study ko yung ano niya eh, yung lives and works ni MJ. Ngayon, normally, yung mga clutch moments, di ba pag sinabi natin clutch moments, ito yung mga moments na talagang deciding eh, yung mga turning point. Kadalasan kay MJ, 1 point lang yung lamang nila kasi nag-buzzer beater siya. Ang ginawa ko is tinignan ko kung ano yung mga turnovers nung team nila and yung team nung kalaban. So parang nakita ko doon, pag binaktrack ko, merong mga turnovers na supposedly na-shoot sana yung bola pero na-stillan eh, na-block eh. Diba? Or let's say, na-traveling eh. Na hindi dapat kayo natalo kung na-lessen yung turnover. Diba? Gets mo? Kasi those are points na hindi ka nakatake ng shot actually. Hindi ka nakatake ng shot kasi nagkamali ka eh. So, kung titignan mo, hindi siya losing trade. Kasi ang difference ito sa losing trade is sa basketball, ito yung nagtake ka ng shot, hindi lang pumasok. Pero ang ganda ng play. May naset ng point guard yung play, tapos pinasa nyo dun sa shooter, sinut ng shooter, hindi lang pumasok. That's a good play, pero hindi lang talaga pumasok. Diba? Those are your losing trades na magandang execution, na-execute mo yung plan mo na tama. Itong mga turnover, ito yung tinatawag ko na mga bad mistakes, stupid mistakes sa trading. Ito yung mga bad trades na usually nag-turn out to be losses. Or kung hindi man losses, ito yung mga kumita ka, pero dahil hindi mo na-execute ng tama, mas malaki sana yung kinita mo. Di ba? Pero ang nangyari, instead of earning 10-20%, ang kinita mo lang is 5% or 6% kasi mali ka, pero kumita ka. Sa journal mo, ang itsura nun, green. Uy, wow, may green line. May green line. Pero hindi. Yung green line na yun, turnover trade yun. Diba? Eh, mas masakit pagka kunyari, red. Mali na yung execution mo ng plano, tapos natalo pa yung trade. Diba? Yun ang mas masakit, double whammy ka nun. So, itong mga ganyan, ito yung parang traveling, yung mga turnovers, ito yung mga parang traveling natin sa trading. Diba? So, you need to look at those turnovers ng trading mo. Saan ba yung mga times, yung mga losing trades na hindi ko na-execute ng tama yung plan? Diba? And makita mo lang yon, matweak mo lang ng onte, makikita mo na parang pwede pala mag-turn around yung ano. Kasi hindi pa pwedeng yung laro natin sa trading is parang yung laro ni Michael Jordan na isa lang palagi yung lamang para manalo. Ayoko nang ganon. Gusto ko yung tambak. Diba? Mas gusto natin yung putya, tambak ng 30 yung ano, yung kalaban. Ganun ang gusto kong panalo. Hindi yung mga, ano, sa basketball lang yun, yung mga ganung picture perfect na panalo. Sa atin, sa trading, gusto natin yung tinatambakan natin. Diba? Marami tayong panalo. Okay, so look at your turnovers and makikita mo lang yun kapag ka nag-dissect ka ng trades. Especially ng losing trades. Dito, pals, ang I will suggest na you have to allot a time to reflect on your trades. Kasi the act of encoding is very time-consuming yan eh. And usually, walang upside yan eh. Ang, sa intangibles, ang upside mo lang dyan is masipag ka, sumisipag ka, di ba? Nag-persevere ka na matapos yan. Pero, kailangan ma-ano mo yan, ma-review mo yung mga trades para makita mo yung ano. So, ay sorry, hindi ma-review, ma-reflectan mo yung mga trades. So, a portion of your time to reflect. Narinig mo ba yung isang trading RX kay Messi, no? Sinasabi niya na mas marami na siyang time na nagre-reflect siya dun sa mga trades. Kasi those are just data. Walang ano yan, walang tulong yan kung hindi mo siya i-analyze yung data, yung behavior mo sa trade. Now, let's continue. Yep. Teka. Ano nga pala yung sinabi mong way on para matrack mo yung success mo dito? So, paano encoding? Pag na-encode mo lahat, ibig sabihin tapos na tong subject na to, ganun? Hindi, Kap. Doon pa lang yun sa recording. Tatlo yung task ko dyan eh. Tatapusin ko yung backlog ko sa pag-encode doon sa Excalibur, which is yung pag-record. Tapos, i-review ko, yun nga, yung winning and losing trades. Tapos, yun, na yun, bago ko natutunan ngayon, reflect on those trades, lalo na yung mga losing trades. Most probably, marami akong bad trades dyan eh. Kasi, minsan, mga nakaraan pala, tinitignan ko na rin yung mga losing trades ko noon. Parang napansin ko, isa sa behavior ko, kaya ayaw ko siyang tignan kasi parang ayaw kong tanggapin yung trade ko na yun. Ganun.
Kasi alam ko na yung alam ko nang mali tapos ginawa ko pa rin kaya parang ayaw ko tignan. So ganun yung nangyari pala. So yun, it's part yun ng reviewing din. So and then yung dissecting trades, gagawa ko ng intensive na ano dun sa winning and losing trades ko sa Word document. Yung parang ginagawa nyo sa may Kidlat Chronicles, parang ganun. Yun. Uy, uy, wow. Papaprint mo rin ba yan? Katulad din sa akin. Yes, kap. Papaprint natin yan. Wow. So, pagka nilabas mo na yan, ha, pabili ako ng copy. So, about dun sa dissecting ng trades, ano? Kasi ano yan, eh, very, very important to. And I think, maganda tong ano, eh, itong subject mo na to, eh. Dun sa mga ano, kailangan mo dito ng ano, eh. This will talk about your accountability kasi dun sa ano. Instead of ano, mahiya ka na i-ano, dapat excited ka. Pagka let's say nag-click ka ng ano, nag-click ka ng sell kasi nag-cut ka, di ba dapat excited ka na, ah putya, sa weekend i-re-review ko to. Di ba? Kasi bakit? You will have an opportunity to grow. And kung isipin mo, Palza, kung if you're the type of person na mayroong growth mindset, excited ka dun. Maging excited ka dun sa endeavor na yun. I-shift lang natin yung ano, yung mindset. Kailangan, whenever nag-ano ka, excited ka dapat to review it, to dissect it, and to assess yourself kasi you want to grow. Diba? After this trade, after ko ma-review to, after ko mapag-reflected ko, definitely mag-grow ako kasi meron akong action plans based dun sa ARL framework. Okay? Okay, Kap. Fully okay. Noted. So, dito tayo sa ano? Pucha, nakakatatlo pa lang tayo, no? Follow through, creating action plan. So, part din to ng ARL framework. So, create necessary action plans based on the results of your records. Reviews and dissections of your trades and other traders. Traders' trades. Alam mo itong other traders' trades, pwedeng hindi mo na muna gawin yan eh. Kasi parang kulang ka na nga sa oras eh. Ng pag-review ng sa sarili mo eh. Makakatulong ba yan dun sa ano? Goal natin on how you will become a good day trader? Sa ngayon, Kap, iniisip ko nga. In what particular aspect siya makakatulong sa'yo? Ba't mo naisip yan na ano? Kunyari, trades ni Boss Z, trades ni Messi, no? Ni Lance Ling. So, paano yun nakakatulong? Baka naman hindi. Baka naman ito, pampaganda lang yan. Pampadami lang kunyari. So, okay lang natanggalin natin yan. Focus tayo dun sa ano. Doon ko na muna sa ano, knowing oneself. Wow, may mga pag-anong pang... Sige. How you will rate your success here? Sa ano, F-Cup? Sa F-Cup. Ano eh, kasi interconnected siya dun sa RRDET. So, dapat may magawa akong action plans dun sa, based dun sa result ng RRDET. Alam mo, na-dissect ko na yung mga trades ko. Tapos, kailangan ko siya gawa ng action plans para sa, ready na ako sa mga next trading days ko. Then, makikita ko yon kapag yung action plans ko na yun is nag-workout or may nagkaroon ng positive difference dun sa result ng mga coming trades ko for the next weeks or months. Yun siya. Kumbaga parang makita mo agad yung resulta, ganun? Yes, Kap. Pwede naman. Sige, excited ako malaman kung ano yung magiging ano. Kasi, although iba yung ano ko dito ah, ay, saka ako muna sasabihin sa'yo. Iba yung thinking ko about it eh. Kasi for me, yung results, yung performance is kumbaga it's just a product, no, of your processes. And it's like ano eh, mahirap siya talagang kontrolin na ma-achieve mo yung performance mo na yun. Kasi una-una, hindi naman natin kontrolado yung market, di ba? So, what if talagang meron, wala ka talagang makitang trades na based dun sa setup na binamaster mo? Oo nga, no. So, minsan kasi parang yung eyes on the prize, medyo parang meron siyang illusion na ano, eh, binibigay sa atin na counterproductive. Eh. Pero saka ako na sa iyo i-explain, pero nabigay ko na sa iyo yung gist. Ano? Pero pwede yan, merong workaround dun. Okay, bitinin muna kita. Then itong random acts of kindness.
Dito tayo, tayo sa random acts of kindness. Paano ito makakatulong on how you will become a good trader? Actually, Kap, sa random acts of kindness, in-include ko siya dito kasi part siya ng ZFT culture eh, and naniniwala ako dun eh, na baka minsan yung kulang lang pala is yung paggawa ng mabuti. Wow. Sa oh nga Kap, kasi ano eh, minsan hindi ko rin naiisip yun eh, kasi ano rin ako eh, may pagkasarili rin ako eh. Mm-hmm. So ngayon part rin ng ano ng personal development ko is yung baguhin ko yung pagtingin ko sa mga ganung bagay. So kaya ako siya in-include doon dito rin. Tsaka para rin ano yung culture ng tribe bukod sa akin. Mm-hmm. Sige. If it will keep you motivated to achieve the other areas na kailangan mong mag-progress, then why not? Sige. Ano to? One rack every month? Yes, Kap. So meron ka na for May? Meron na, Kap. Ano yung rack mo for May? Yung ride to Punduhan para sa mga dumagat sa Norsagaray. Anong ginawa niyo? Nag-ride kami doon gamit mga bisikleta namin. Tapos nag-abot kami ng financial na tulong, tsaka mga konting supplies like mga damit, gamot, tsaka yung mga laruan para sa mga bata, tsaka konting mga chocolates. And then at the same time, since first visit 'yon, ang talagang main agenda ko doon is mag-ocular visit and kausapin yung si Brother Martin doon kung ano talaga yung sitwasyon ng mga dumagat doon, and if ano yung pwedeng maging, kumbaga, para pwedeng yung sustained na mm-hmm. na magiging tulong para hindi lang, kasi iba kasi yung tulong na hindi naman lahat naman ng tulong maganda, pero yung kailangan kasi halimbawa doon natutunan namin yung mga dumagat, kailangan nila ng ano ng edukasyon. Mm. Like yung kahit pagsusulat lang, yung maturuan lang sila ng kung paano pumirma, magkaroon ng sariling pirma nila. Yun, tapos makapagsulat ng pangalan nila kasi kailangan nila yun eh. Lalo na yung kinakaharap nila dong ano laban doon sa mga illegal logging activities. Yun, madalas sila maisahan, kumbaga. Yun. Lalo na yung mga senior doon. And then bukod doon, kailangan rin nila mga tulong pagdating sa halimbawa may training sila sa wilderness activities and survivability training nila, and then kulang talaga sa gamit. So ayun yung mga like, and then yung pang-survive nila, like kailangan nila ng source of electricity, pwedeng makapagpagawa ng solar panel or kung ano pa. So yun, para ma-sustain yung ano yung community doon sa taas ng bundok sa Punduhan. So sila na pala yung magiging ano mo, beneficiary mo for the rest of your racks. Parang ganun, Kap. Kasi ano eh, meron talaga yung ano eh, parang kailangan talaga nila dun eh. Hindi lang yung parang ano, pang-araw-araw. Kumbaga, meron talaga silang kailangang matapos na ano dun. And kailangan nila ng tulong. Nice. Bait pala, busilak pala ang puso nito ni Sir Palzer. Palakpakan natin, guys. Oh, ito yung last ano mo. Yung last subject mo, execution. Ba't nandyan yan? Anong kinalaman yan sa ano? Mahalaga ba yan? And Kap, ano eh, actually, yung execution, parang nilagay ko yan dyan kasi ayan yung part kung saan nagte-trade talaga ako, yung 9:30 hanggang 3:30 PM. So, dyan minomonitor ko yung sarili ko. Halimbawa, yung mga sinulat ko bang rules like by near EOD or EOD, nasunod ko ba for today, mga ganun. Tapos yan yung mga the rest of the subjects,
natapos ko, may nagawa ba akong rock? Tapos sa araw ba na to, may na-record ba ako at least 5 trading days ng backlog ko, etc., etc. Ah, so dito yun. Pala dapat lahat yung mga action plans. Itong FCAP is more like ano lang pala to. Isusulat mo lang yung action plan mo, ganyan. Parang strategizing lang pala to. Itong FCAP. Yes, Cap. Ganun siya. Pero parang pwedeng pag-isahin yung subject, eh, no? Pero sige, kung magkaiba kasi yung ano mo eh, yung results na tinitigyan mo for each, eh, mas maganda yan, magkaroon ka ng ano, different milestones and timelines for both. Okay, so, yung execution part yung pinakamahalaga, no? Kasi dyan natin maano, more like yung iba, personal growth, yung about planning, about tactical. So, ito yung execution, nandito na yung pinaka application. So concepts and applications pa lang ano. Ang galawan nito, kaya pala 24 units ito. Dami-dami pala to. So 6 subjects ka ngayon, sir. 6 subjects ka ngayon. Kailan na exam mo? Sa last day cup, May 31. May 31? 2 days na lang. In 2 days na lang 'yun, yes, ah. Pero parang hindi mo pa nababasa yung grade, ah. Oo nga, Kap, eh. Kaya medyo magti-tweak tayo sa susunod na ano na condensed course. Kasi Kap, na ano, na-realize ko na kahit alimbawa maliit na libro lang like Secrets of the Millionaire Mind, tapos loaded pala, no? Oo, maya ka mag take notes, tapos iisipin kahit alimbawa pagkatapos mag take notes mapapaisip ka pa rin, eh. Okay lang yan. Ang mahalaga, learn on the job, di ba? Matututo talaga tayo dyan kapag ano, at least nalam, at least ito na lang isipin mo, pre, ha? At least mas magaling ka na doon kung paano gumawa ng framework ng syllabus doon sa mga walang ginawa na kahit ano. 'Di ba? Nag-grow ka na niyan. 'Di ba? So ngayon, 'di ba doon pala sa 276 hours is isa lang pala ang book ang dapat, pero kailangan ma-master mo yung ano, yung book na 'yon. 'Di ba ganun pala? So kapag ka si Lansling magpapaturong gumawa ng ano ng syllabus, at least ikaw na yung senior. Ah, alam mo, based dito sa experience ko, ganito yan, pre. Pwede ka nang merong ano. Okay, so ano ba next part natin? Ka lang ito. Ayan, no? Schedule. Kasi, actually, medyo ano to, medyo madugo eh. Guys, agree ba kayo na medyo madugo yung 276 hours in 17 days? Yung 16 hours and 15 minutes per day yung inaalat niya, medyo parang suntok sa buwan. Diba? Now, tanongin natin, tingnan natin kung paano niya ma-achieve pala yung 16 hours. Ito yung weekday schedule ni Sir Palzer.